be advised that the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Really spirit po ng ating pong FYI for your information. At sa gabi pong ito, pag-usapan natin itong naging sistema ng ating eleksyon at ang ilang problema sa POEA. But before the POEA issue, ang una po natin pag-usapan ibig ko pong pasalamatan yung ating mga naging kaibigan na gusto nating tulungan para sila ay manalo sa kanilang mga tinakbuhang larangan sa hanay po ng senador, congressman, mayor, vice mayor, councilors, governor, vice governor, and so on and so forth. And first and foremost, I would like to congratulate, of course, na lantaran nating ikinampanya. Tingin ko naman hindi masamang mangampanya dahil ang Pangulo nga ng Pilipinas nangangampanya. Ako pang isang hamak na broadcaster sa television ay hindi pwedeng mangampanya. Na sa aking pakiwari, sila ay mga dapat na manalo dahil alam kong meron silang maitutulong na malaki sa ating bansa. So, i-congratulate ko muna yung mga hanay na ating mga ibig tulungan na pinalad naman sa awa ng Diyos na sila ay mga nanalo. Katulad po ni Senator Edgardo Angara, congratulations, at nag-number 4 yata si Senator Angara. Si Bam Aquino, Binigno Bam Aquino ay nag-number 7 naman. Thank you so much sa ating mga televiewers, sa ating mga pinuntahang lugar na ibinoto. Ito pong si Edgardo Angara, Binigno Bam Aquino, Nancy Binay, ayan, kita po ninyo yan, ha? Ang nanay ng bayan, Cynthia Villar, at idinawit na natin na manalo, at pinalad naman na nanalo si JB Ejercito Estrada. So, nalulungkot nga ako dahil ipinakiusap natin sa ating mga televiewers na sana ay manalo si kaibigang Eddie Villanueva. Ngunit si namang palad sa hindi natin maintindihan na sa pagbibilang ng COMELEC hindi pinalad. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga taong tumulong kay Brother Eddie Villanueva. So, again, I would like to congratulate Senator Edgardo Angara, Senator Binigno Bam Aquino, Senator Nancy Binay, Cynthia Villar, at JB Ercito. Sa national level, nagpapasalamat din tayo sa paghalal ng sambayanang Pilipino sa larangan po ng party list. Ang AGAP. Ito pong kumakatawan sa agrikultura. Nag-number 9 po yan sa parte ng Zambales. Sa Surigao del Norte naman, nag-number 8. At napakalaki ng botong ibinigay ng Batangas City. Sa Cavite, mahigit 16,000 mga kaibigan natin sa parte ng Cavite, hinalal din ang AGA party list. At umabot po tayo sa tamang bilang,
593 something na not like nung nakarang election. If I'm not mistaken, AGAP got 516,053 na nakakuha lang ng isang seat, and now AGAP got 2 seats in Congress. Ano, kaya ang congressman natin diyan eh kasama po diyan si Congressman Nicanor, Nicky Briones, at sa atin ay yung kaibigan natin si Rico Heron. So, maraming pong salamat sa pamamahal ninyo sa AGA parties. Katulad po sa Pasay City, nagbigay po rin ng boto yan sa AGA party list sa lungsod ng Maynila at sa buong kapuluan. Ano? Whereas, yung sa AGA party list, halimbawa sinabi natin nag-number 9 doon sa Zambales. Ang maganda po dyan, first time nating ikinampanya sa Zambales yan, kung nag-number 9, ano ho, ang agap doon, eh, maliit din ang boto na nakuha ng first o yung number 1 na nakakuha doon. So, if I'm not mistaken, nasa 11,000 against doon sa amin, eh, less than 6,000. So, approximately 55 to 60% na kaya napahanay sa number kaya napahanay sa number 9. Ano po? Ngayon sa Butuan City, we would like to congratulate yung ating kaibigan si Congressman Lawrence Fortun na dati pong Vice Mayor at ngayon eh nanalo na siyang congressman ng Butuan City at nakapag-contribute din naman ng boto sa AGA party list. At doon sa Alegria, sa Surigao del Norte, yung ating best friend doon, si Dr. Oldarico Oriarte, naging vice mayor siyang muli, re-elected, and likewise, malaki din ang naitulong nito sa AGA party list. And likewise, sa Amadeo, si Mayor Benjo Villanueva ng Cavite po. Congratulations at maraming salamat sa tulong ninyo sa AGAP at sa Calabam Aquino. Marami pong naibigay na boto yan kay Bam Aquino at kay Senator Angara. At yung ating mga kaibigan sa Zambales, yung out of 13 mayors na ikinampanya natin doon, eh mukhang dalawa lamang ang hindi pinalad, ano, yung mayor ng Castillejos at yung tumakbong mayor din sa San Antonio. Out of 13, I think 11 mayor, vice mayors at mga councilors ay nagwagi. So landslide po ang ating mga team diyan. And of course, siyempre, congratulations Governor Hermogenes Junep Dani, ano, at kay Vice Governor Ramon Lakbayan II. Ito ho, napakagaling na tao nito. Ang laking tulong na ibigay sa akin nito. At kami ay kapit-bisig na nagtulungan. And of course, sa lungsod ng Maynila na siyang aking lugar naman, ano ho, sinasabi ko nga dito sa FYI, yung sinasabi ng incumbent mayor na si Alfredo Slim, ang kanyang slogan eh, the law must apply to all, otherwise none at all. But what's happening in Manila is that the people behind the mayor, Mayor Lim, like yung mga police, mga gago, mga unghang, mga salbahe, these people destroyed the credibility of the mayor. So that's why nagwagi naman tayo sa ating kampanya at ang sinasabi ko nga, mahusay na mag-mayor siguro si Ginoong Joseph Ejercito Estrada o sa for short, ERAP. Ano ho? At sa katulad sabi o sa magandang pananalita, si Ginoong Estrada, si Isko Moreno, at ang karamihan sa kanilang mga councilors nanalo. Kaya congratulations, Ninong Joseph Erap Estrada. Yan, kita naman ninyo, may pasalut-salut pa tayo. At
hindi man pinalad yung ating kandidato sa Pasay na si Mr. George Del Rosario, eh nagpapasalamat ako sa mga Pasayay nyo, ano, na binitbit, minahal at nagbigay sila ng boto sa Pasay, lalo-lalo na boto para sa AGA Party List. So, sa kabuuan ng Pilipinas, sa inyo pong lahat na nagmahal sa AGA Party List, what I can say is that simply, I love you all. Thank you, thank you, thank you so much for loving this program, FYI. At pag-usapan naman natin sa pagbabalik ng FYI, ano-ano ba itong mga na-encounter nating problema nitong nakaraang May 13, 2013 election. Sa pagbabalik po yan ng FYI, for your information. FYI. This portion is brought to you by Walter Whole Wheat Raisin Bread. With each bite, you get to enjoy the rich taste of wheat and raisin, made from the finest grapes. Lowers the level of LDL, the bad cholesterol.